Magandang hapon po sa inyong lahat. Magsitayo po, ating dadasalin ang panalangin sa takip silim. Amen. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesus, kami nawa ay samahan. Ngayon pong naglaho na ang liwanag ng araw. Pag-asa sana namin, huwag mong dumilim sa gabi, kundi ang pananalig ang siyang manatili. Panginoong Jesus, bigyan ng kapayapaan kami pong nanghihina sa pagsubok na taglay, at gawaran mo ng ilaw ng kinabukasan upang kadakilaan mo'y muling masilayan. O Diyos na walang hanggan, may tatlong persona, ikaw ang nagahari, sa lakas ay sagana. Ang kapangyarihan mo'y sadyang walang kapara, sa iyo lamang nagmula, buhay na dinadala. Kinakalinga ng Panginoon ang mga may hirap. Magsiupo po. Sa Panginoon Diyos na pinagkatiwala, yaring kaligtasan, ang payong ganito'y di dapat sabihin sa akin minuman. Lumipad ka kaagad katulad ng ibon patungong kabundukan, pagkat yung pana nitong masasamay laging nakaumang. Upang ang matuwid, pagsapit ng dilim, tudlain na lamang. Anong magagawa ng mabuting tao kung pati saligan ng kanyang pag-asa'y gumuho ng ganap at wala ng saysay? Ang Diyos na Panginoon ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang malilingid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay siningsiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Yaong masasamay, pinahatdan niya ng bagang maningas. Apoy na asopre upang pahirapan sa matinding alab. Ang Panginoon ay tapat sa gawang mabuti, siya ay nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya isumunod. Magsitayo po. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kinakalinga ng Panginoon ang mga mahihirap. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Magsiupo po. Sino kayang tatanggapin sa templo mong nasa Siyon? Sino kayang marapat sa burol mo, Panginoon? Yaong mga naniniwala sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Kailan siya ay dapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibig ay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, hindi niya tinatanggap ang sa Panginoon tinakwil, at ang binibigyang dangal ay ang mga masunurin. Sa pangakong binitiway, hindi sila nagtataksil, kahit anong kahinatnan sa litaniya ay tutok din. Hindi siya humihini ng patubo sa pautang, at ang kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang iyong walang salay patawa ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Magsitayo po. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad ang may mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Hinirang tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo upang maging mga anak na ampun niya tayo. Magsiupo po. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinakaluban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha
ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Magsitayo po, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Hinirang tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo upang maging mga anak na ampon niya tayo. Magsiupo po. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin na din namin kayo patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang makapagpapagaling sa akin ay ikaw lamang, sapagkat pinasakitan kita ng aking mga kasalanan. Panginoon, ang makakapagpagaling sa akin ay ikaw lamang, sapagkat pinasakitan kita ng aking mga kasalanan. Minsan ko pang sasabihin, Panginoon, ako'y iyong kaawaan. Sapagkat pinasakitan kita ng aking mga kasalanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, ang makakapagpapagaling sa akin ay ikaw lamang sapagkat pinasakitan kita ng aking mga kasalanan. Magsitayo po. Papuring awit ni Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salin-salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Gumagawa ang Panginoon ng walang hanggang tipan sa kanyang bayan at pinagpapala sila na walang humpay. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang kabutihan, may tiwala tayong sa kanya'y manalangin. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Iligtas mo, Panginoon, ang iyong bayan.
at pagpalaing masagana ang pamanang ibinigay. Pagbuklo rin sa isang katawan ang lahat ng nagtataglay ng ngalang Kristiyano upang manalig ang daigdig kay Kristo na isinugo mo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ipakita mo ang iyong pag-ibig sa mga nagdurusa. Sa iyong pahayag, mabuksan nawa ang kanilang mga mata. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Magdalang habag ka sa mga pumanaw. Tanggapin nawa sila sa kasamahan ng mga banal. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ating dalangin ang ating mga natanging kahilingan. Tipunin natin ang ating panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Anupat nilisa niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may tinding pagtiis na bukal sa kalooban bilang pagtugon sa kanyang pagdalangin. Kami naway tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa magitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain naman kayo na makapangyayang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang mga sumusunod. Kahilingan nina Rolando Carandang, Eladio Manyosa, Wensi Cometa Laguna, Victoria Reyes, Maricar L. Braza. Pasasalamat nina Maribi Pascua, Jerome Sibayan, Tomas Brito and Balita Family, Sunny and Mona Lisa Patulot. Pasasalamat para sa kaarawan nina Juliet Aquino, Jensen Monasterial, Erlinda Aala, Janelle May Hernandez, Romel Caraan. Para sa kaluluwa nina Rogelio Talikuran, Juliana Lanto Nalagon, Lilia and Federico Pareñas, Werlinda Olimpia Bisina Ramirez, Linda Morta, Ken Russell Kagitla, Victorina Ramos Ona, Gregorio Ona, Juanito Amargo, Totoy and Doming Kahayom, Francisca Canosa, Marvin Balahadja, Rufina Baldeya Bella, Marianette Birondo, Gregorio and Eulalia Casala, Fe Austero, Corazon and Graciano Mota, Reynaldo Batillo, Mariano Rojas, Rosa Hernandez, Jaime Di Castro, Jan Adrian Abiera, Pedro Tabagay, Henry Bukid, George Solano, Ricardo Marasigan, Jerby and Reynaldo Guevara, Luis Abril, Ernesto Lupac, Julieta Balboa Cedilla, Gavina Villanueva, Pablito Regala Rivera, Mariano Masupil, Georgina Halle Briones, Vinancia Luceño, Araceli Pagsinuhin, Cesar Espinile, Pablito Rivera, Efren and Benjamin Mea,
Isidora Caraos, Marciano Nicole, Lorna Tolentino, Amada Enchodoro Di Luna, Merlita Ibora, Renato Garcia, Iluminada Terrazona, Noel Dioquino, Dionisio Perez, Rufino Hilario, Oscar and Felisa Gaa, Lourdes Moren Morada, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Halina't ating idangal, dalagang maasahan, sa kanyang tiyagang maghintay, habang may dalang ilawan sa Mesiyas nating mahal. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon din po sa inyo, Padre. Kalakip ng mabinasang intensyon, inihandog natin ang balalamisang ito bilang pagpapasalamat sa lahat ng pagpapala na ating tinanggap. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang maging karapat dapat tayo sa pagdiriwang na banal. Halina't humingi muna tayo ng tawad sa lahat ng ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nirisa niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay na may matinding pagtitiis na bukal na kalooban bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa magitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay sinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan.
sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ulitin po natin, Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon, purihin, awita ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon, nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Hallelujah! 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 Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah! 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa banyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Saban nyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkala ninyo ang pagrasal na mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saban nyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat na'y ginagawa niyong masahol pa kaysa sa inyo. Kaya't naging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Saban nyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo nyo na kung ipanumpan ni naman ang templo, walang anuman ito. Ngunit, kung ipanumpa ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa.
mga bulag, mga hangal. Alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit, kung ang panumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tukdin ang kanyang mga sumpa. Mabulag. Kaya nga, kapag ipinanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpaimbabaw. Hinahadlang ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. At sino ang tinutukoy ng Panginoon? Ang mga iskriba at pareseyo na sa halip na maging daan upang mapagharian ng Diyos ang sambayanan, sila pa ang naging dahilan upang hindi maganap ang plano ng Diyos. May isang tagapag-organisa ng munting sambayan ng Kristiyano sa Archdiocese of Manila na ang pangalay Tatang Mendoza. At si Tatang Mendoza ay nagbungkahi ng 5 pag-inog pastoral ng munting sambayan ng Kristiyano. Ngunit sa palagay ko, ito'y hindi lamang limitado ang pag-aangkot nito sa mga MSK, manapay maging sa pamilya at maging sa lipunan ay maaaring ding gamitin ang 5 pag-inog pastoral. Ang unang sinasabi niya, karanasan. Ano ang karanasan mo sa kasalukuyan? Ikalawa, pagsusuri sa karanasan. Bakit nangyayari? Saan nagmula ang pangyayari? Ano ang dahilan ng pangyayaring ito? Una, karanasan. Ano ang karanasan? Ikalawa, suriin ang karanasan. Maging ito'y sa pamilya, ano ang dahilan ng karanasan ito? Ikatlo, pag-uugnay ng karanasan, pagsusuri ng karanasan sa liwanag ng mabuting balita. Marahil may itinuturo ang mabuting balita batay sa iyong naranasan at nasusuring karanasan ng mag-anak, ng pamilya, ng pamayanan. At ikaapat, pagpapanibagong pagkilos. At ano ang pagpanibagong pagkilos? Baka mayroong dapat baguhin sa estilo ng buhay ng pamilya. Baka mayroong dapat baguhin sa mga pagkilos ng pamilya. Baka may bagong dapat palitan sa pakikipag-usap sa mga kaanib ng pamilya o pamayanan. Ang ika-apat na ito ay batay sa mga pagkakasunduan
ng pamilya. Minsan kasi, sa pagsusuri ng karanasan ng pamilya o ng pamayanan, laging isa lamang ang nagdidesisyon. Kung kaya nga't ang miyembro ng pamilya o miyembro ng pamayanan, sunod-sunuran lamang. Kaya't pagkawala yung tatay, pagkawala yung nanay, kung ang gusto nang gawin ng bata, ng kaanib, hindi nangyayari kasi hindi na pagkasunduan, hindi na pag-usapan ang pagpapanibagong dapat gawin. Wala naman po sigurong magulang na matutuwa na ang kanilang anak ay sumusunod lamang habang kaharap sila. Wala naman sigurong leader ng pamilyang na matutuwa na sila'y sinusunod lamang habang kaharap sila. At pagkatalikod, kanya-kanya. Mga kapatid, ang ikalimang hakbang, pagdiriwang. Pag-inog ang tawag dito, sapagkat ang limang ito ay hindi natapos sa panglima o hindi nagsisimula sa una. Manapa, matapos ang isang sirkulo, muli at muling babalik sa karansan, magwawakas sa pagdiriwang. Ano ang napagtagumpayanan ng inyong pamilya? Nagtagumpay ba ang inyong pamilya at gumaling ang inyong kaanak? Hindi ba dapat magdiwang ng pahasalamat? Ano ang nalagpasan ng inyong pamilya? Suliranin, maari yun ang karanasan. Ngunit, hindi ba dapat kapag natapos ang mga ito, laging magwawakas sa pagdiriwang? Ang pagdiriwang naman ay hindi nangangahulugang handaan lamang. Kung hindi, masabi natin, Panginoon, salamat po na karaos kami sa mga problemang ito. Meron ka bang dapat ipagpasalamat ngayon batay sa iyong karanasan? Mamaya po, sa pagkataas ng tinapay at alak, masabi natin, Panginoon, salamat, lagi mo kaming sinasamahan. Kapuri-puri ka, Diyos sa manlikhas sa nimutan, sa iyong kagandahan loob na itong aming nilaalay. Mula sa lupa at buo ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos sa manlikhas sa nibutan, sa iyong kagandahang loob na itong aming niaalay. Mula sa katas ng ubas at buka ng aming paggawa, ang alak na ito na nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ay kaligdaring Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayon ginagita namin ang dalagang si Santa Rosa de Lima
ang kalgulgunyang kagitingan sa pamumuhay ay mapagingdapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ikay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas niya ang paghahari mo at maakit ang kapwang manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay ay hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng Espiritu, gawing banal ang kalaob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinabisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Salamat, Panginoon. Salamat. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Tulusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian at mga Relyoso.
alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang siring muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mapustol at lahat ng mabanal, kabilang Santa Rosa de Lima, na namuhay din sa daigdig ng kaligod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa karanangal mo sa magitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng palangatapuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-isayin natin ang panalangin ng pagpapasalamat sa dakilang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, winika mo sa iyong mga kaibigan at mga alagad. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunay ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi po sa isa't isa ang bati ng kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan na dumulog sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. May the body and blood of Christ give me safe eternal life. Narito at dumarating, puong mangingibig natin, kabiyak na pusong butihin, halina't salubungin, si Hesukristong magiliw. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita na higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa parang espiritual sa aking kaluluwa.
dahil hindi ko pa kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento, kahit man lang sana sa parang espiritual ay matanggap kita. Niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso at inialay ko ng buong pusong aking sarili sa iyo. Huwag mo nawang hayaan na mawalay pa ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa de Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata Lepensis kaugnay sa coronavirus, Amang mapagmahal, patuloy po kaming humingi ng iyong awa laban sa pandemya na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng buhay. Tunghayan mo kaming lahat at ipagadya ng iyong mapaghilom na kamay sa anumang panganib ng karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo pa kami sa pag-asa at pananampalataya. Pagpalain mo ang mga pagsisikap at pag-iingat na wakasan ang pandemyang ganito. Gabayan mo pa ang mga dalubhasang tumutuklas na mga paraan at lunas na masugpo ito. Bendisyonan mo ang mga nag-aasikaso sa mga may sakit ng buong husay at tiyaga. Lagi silang ipagsanggalang sa kanilang paninindigan at pagkukusa na makatulong. Itinataas namin sa iyo ang mga nagluluksa at nagdurusa. Gumaling na sana ang mga nagkakasakit at ang mga nagsipanaw ay sumalangit nawa. Salamat po sa ilang bakunang natuklasan sa patnubay mo. Sana mga ito ay lan sa lahat at abot kaya ng lahat. Lagi nawa kaming magtulong-tulong para sa ikabubuti ng lahat. Isagawa nawa namin ang iyong awa, malasakit at pagdamay sa mga nangangailangan. Matapos na sana ang pinagdadaanan namin ito upang mabuhay kami ng malusog, masaya at banal sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan ang aming pakiusap at ipag-adya kami sa lahat ng kasamaan. Amen. Mahal na biren ng kaisasay, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. Poong San Jose, Patris Corde, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, pagalingin mo kami. San Roque, tulungan mo kami. Ang pag-inog pastoral ng unting sambayan ng Kristiyano, pamilya, pamayanan, ay nag-uumpisa sa karanasan at nagwawakas sa pagdiriwang. Sa loob po ng isang buwan kong pananatili dito, napakaraming mga panalangin na kahilingan na kung saan ay nagbahagi sila ng kanilang pagpapasalamat. Kaya't salamat po at sinamahan mo ako sa misang pasasalamat nito sa mga pakikinig ng dakilang may kapal
sa ating mga kahilingan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain na kayo na makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na hain ng pasasalamat ay naisaganap na. Humayo po kayo, magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.